Ngayon, sampalaya tayo ngayon mag-gisa. Mag-slice. Ito'y painuka Tagalog. Mag-slice. Ganyan, i-slice lang natin para pag ano, pag nagluto ako ng itlog, umonggo. Makatipid. Kasi para at least mayroon ng palayang ulam o mayroon akong tanim, di ba? Itatanim ko to. So, lahat nahugasan na. So, i-slice ko na lang siya. Ganyan. Para pag gusto kong magluto, kukuha ko ng ano niya, isla, ng slice niya. Ang gagawin ko nito, ipipreserve ko siya. Nako. Freezer ko siya para maging ice. I-frozen ba? Para makatipid. Ayan mo na yung seeds. Kasi masarap din yung seeds niya. Kaya pag makatipid ka ng ano, ng ampalaya, lalo pag mahirap hanapin, kailangan tipid-tipid lang, di ba? So, ang ampalaya ko na yan, medyo matagal-tagal na rin yan nagagamitin. Lagyan ko ng munggo or ano, ng tinulang manok, ganyan, di ba? Masarap pag tinulang manok. Ang isara, ilagay mo dito, tinulang manok. O, pinakbet ba? Pero, ano kasi yung pinakbet dito, yung mga talong. Hindi ko maintindihan kung gaano kalalaki ang mga talong nila. Pagpasinsa nyo na lang ang kusina ko kasi hindi maganda yung aking kusina. Di ba? Kusina ko ngayon ay maliit lang. So, kailangan party para maalis yung subukan kong i-ano yung ano niya, yung seeds niya ito kasi maano na eh, matigas na yung seeds niya. Itanim dyan lang sa ano ko, garden pot. Garden na masitera. Nagano ako ng kamuti, kaso nga lang, ayun. Hey, sarap, diba? So, ngayon ang gagawin ko, ilalagay ko siya rito. Tapos, unti-unti ko iluluto. So, ngayon, ang gagawin ko, dalawang plastic bag. Para hindi maano. Pag nagkalas ako, unti lang gano'n. Ayan. Masarap ng ano. Ewan ko ba kung bakit ako patay na patay sa palaya tapos igaganyan to siya. Balon. Ibalon ko siya. Para pag inano ko siya. Pag nag-frozen na siya, saka ko ipa-flat siya, di ba? Ganyan. Ganyan. Parang ice candy ang tali ko. Para pag ano na, pag naka-frozen na siya, hindi magdikit-dikit pag naka-frozen.
So, ang ampalaya. Ang ampalaya. Wow. So, guess what is this? Ampalaya. Pareya. Agimari, 30 pareya. Sorry, tabi imid toy. Marita, ito silaw ko talaga. Nasipngat da. Pero gananos kayo ito nasipngat silaw ko. Rabi ingaminan eh. So, agimari tati pareya. Tada naglakop pareya itay. Maritan tayo. Tapag loob tati. Balatong. Gagawin ko nito dahil hindi ko pwedeng kainin ng isang araw. So, ilalagay ko. Hihimayin ko siya. Imaritak. Tapos, ilagay ko yan sa freezer para ma-preserve siya, diba? Ayan. 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 Sarap to pag sa munggo. Matagal lang akong naghahanap ng ampalaya eh. So, at least may nagbenta. Bumili ako ng ampalaya. Ha, door-to-door pa. Door-to-door. So, huwag nyo nang pansinin kung ano yung nasa paligiran ko kasi alam nyo na siyempre sa kusina alam nyo na ang kusina makalat, diba? Kasi maliit ang kusina ko eh. Kusina namin. So, maghimay tayo ng ampalaya. Masarap ang ampalaya. Pagpadagdag ng dugo. Ganun ba yun? Pero alam nyo, yung tinulang manok, lagyan mo siya ng ampalaya, ang sarap. Lalo sa probinsya, tinulang manok with ampalaya, sarap siya, di ba? So, maghimay muna tayo ng ampalaya. Tapos, yan. Yan, di ba? Ampalaya, ang sarap. Yan na kayo, kain na tayong palaya. Bow. So, ang palaya muna, ang palaya mo tayo ngayon, gabi. Gabi na to kasi katatapos ko lang yung aking munting trabaho. Ng voluntaryo, di ba? So, yan na lang. Hey, how are you? I am fine. So, I just eat the Vienna bread and a hot chocolate tonight. That's all. Vienna. So, manood lang kayo dyan at maghimay tayo. Pag nagluto ako ng munggo, papatikman ko kayo. Sana malapit lang kayo, no? Sa mga kagaya kong nasa abroad, alam niyo dito sa banda namin, dito sa banda ko, area ko, hirap maghanap ng ganito. Buti na lang may nagpadala from San Pedro pa to.